What is up, here on top of the hill, every day morning prayer. Hallelujah. Glory to God. So we're going to start our day, our week with or in the presence of God through this everyday morning prayer. Okay, so patuloy po nating palakayin itong tinatawag na discouragement. Yung pagkasira ng loob, panghihina ng loob. Alam nyo, discouragement is universal. No one is except from it. No, lahat tayo kasama dyan. Walang pinipili yan, mga kapatid. Mahirap, mayaman, lalaki, babae, Kristiyano, hindi Kristiyano, pastor, hindi pastor. So lahat ay masasabi nating pwedeng tamaan nitong tinatawag na discouragement. Lahat pwedeng dumaan dyan sa discouragement. Pagkasira ng loob o panghihina ng loob. And another thing about discouragement, this is not just a universal. Discouragement can be contagious. Nakakahawa yan. Subukan mong tumabi sa taong discouraged. They can discourage you. If you are not prepared, of course. Kung hindi ka handa dyan. Kapag tumabi ka sa isang taong discouraged, you can be discouraged. Because discouragement can be contagious. Nakakahawa yan. And we cannot isolate ourselves with this kind of spirit. But we can protect ourselves. Sabi nga nila, we cannot isolate, but we can insulate ourselves. We can protect ourselves. And of course, discouragement, it is curable. Igama. Pwedeng ang isang discouraged ay may encourage din, of course. Kasi pag sinabing discouragement, nawawala na yung ano natin, yung desire and motivation to continue doing something. Kunyari, may ginagawa ka. Pag discouraged ka, tigil na yan. Yun ang mabigat sa discouragement, mga kapatid. Nagpapatigil yan ng ating ginagawa kapag ang isang tao discouraged. Nagpapatigil ng ating ginagawa yan. At ito yung gustong ilagay sa atin ng kaaway para tumigil tayo as a Christian, as individual, and as a church to stop the purpose of God, to stop the will of God in our lives and as a church. Yung ating pagdalo, yung ating ginagawa para sa sarili natin, prayer, devotion, para sa pag-unlad natin, to stop us in trainings, yan, ganyan, ano? And to reach out, to share the gospel. If we are discouraged, we will not do it anymore. And even as a church, yung ginagawa natin, yung purpose natin as a church, yung mga ginagawa natin program like yung Conquest, and mangyayari sa atin, siyempre, hindi tayo pagkakaroon ng paglago as a church. Naranasan yan sa panahon ni Nehemiah. Nehemiah chapter 4. Ito, basahin ko yung
talatang 6, verse 6. Lalo kaming nagpatuloy sa pagtatayo ng pader, kaya't hindi nagtagal at nangalahati na ang taas nito dahil masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Ayan. Nang mabalitaan ni Sanbala, Tobias at ng mga taga-Arabia, Amon at Asdod, na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Nagkaisa silang salakayin ang Jerusalem upang kami guluhin. Kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. Ang mga taga-Juda ay may ganitong awit. Nang hihina kami sa bigat ng pasan at sobrang dami ng batong nabuwal. Hindi namin kaya ang hirap na ito na itayo ang pader sa maghapong trabaho. Ayun. Dito yung panahon, di ba, na nagtatayo, muling itinatayo ang pader ng Jerusalem. Siyempre, may mga kontra at dinidiscourage yung mga Israelites. So parang ganyan din ano, sa life natin as a Christian, and as a church, as individual Christians, yung mga gusto tayong gawin sa life natin for the glory of God, for God. As a church, we want to accomplish something, especially itong ginagawa natin, ano? We're buying a church lot and we're building or construction na ginagawa natin ng church building. Nako, hindi madali yan, mga kapatid. Talagang dadaan at dadaan tayo na hindi pwedeng papayag ang kaaway dyan. At ang isang gagawin niya is to discourage us. Dumating na rin ako sa puntong ganyan, mga kapatid, na parang nadi-discourage na ako, especially nung una natin ginagawa yan, we're so active, tutulong-tulong tayo, biglang unti-unti, yung sigla, yung sipag ng mga kapatiran, parang nawawala na, kahit manawagan tayo, o kailangan natin ng manpower, pero wala naman pumupunta. So, akin discourage yung ganon, siyempre, di ba? So, parang inabot ako ng ganon. Yung talagang, parang inisip ko, huwag na nga ituloy yan. Ganon yan, ano? Kung ayaw ninyong gawin natin yan, di, sige, huwag na nating ituloy. Bahala na. Bahala na si Batman dyan. So parang dinidiscourage tayo ng tao. Ganyan discouragement, eh, no? Yung parang matitigil ka talaga sa yung ano, sa yung ginagawa. Okay? Pero praise the Lord, with the help of God, of course. Kaya alam nyo yung mga pwedeng panggalingan ng discouragement, kapag pwede rin kasi yung kapaguran. Pag napagod na tayo, madali tayo ma-discourage pag pagod tayo. Siyempre, parang dumating ka na sa limitations mo. Tapos hindi pa tapos. Pagod ka na. Tapos nagkaroon ng problema. So, we can be discouraged. At yan ang ilalagay sa atin ng kaaway. So, dapat pag-ingatan natin yan, mga batid. Kasi, hindi maganda yung may sinimulan tayo, hindi natin tatapusin. Kaya maraming hindi nakakatapos. Yeah. So, ganito lang naman. Siyempre, pagpagod ka na, pahinga. Dapat yan ang goal mo. Diba? Tapos, pagkatapos magpahinga, di tuloy ulit. We should be never be stop in doing the purpose of God. We should be careful when we are tired. Kasi pwede ang kaaway magkaroon sa'yo ng discouragement at sabihin sa'yo, nakikita mo, hindi pa tapos, ginawa mo na ang lahat, pagod ka na, hindi pa tapos. So, di-discourage ka, di ba? So, pag ikaw ay pagod,
Ibig sabihin, magpahinga lang. Amen. Huwag nating ipilit. Madi-discourage ka. Sa pagpagod, pahinga. Pagkapahinga, tuloy ulit. Di ba yung minsan tinalakay natin about consistent life? Dapat tuloy-tuloy tayo. Kasi in Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you, He is faithful to complete it. So dapat tayo, anumang sinumala natin, tapusin natin yan, mga kapatid. Ito, sinumala natin, bumili ng lupa, tapusin natin ito. Next year, simulan natin. Pag tayo ng building construction, tapusin natin yan, mga kapatid. Matatapos Amen. Natin yan. Why? Because we have the blood of finisher. Amen. We have our Lord Jesus Christ who is a finisher. Tayo ganyan din, mga kapatid. Lahat tayo, we can finish this because we have the Lord Jesus Christ who is the finisher. Inakita ni Lord yan, tinapos niya hanggang kamatayan sa krus, tinapos niya ang lahat. Kaya ang sino mang naka Jesus, finisher. Amen. Amen. Hallelujah. Matatapos mo yan, kapatid. Matatapos natin yan, kapatid. Kaya lang, we need to overcome discouragement. Ang yan ang patuloy nating i-rebuke in our church. No? Yung mga frustration. Parang akala natin, pag hindi natin natapos, bigo na tayo, failure na tayo. No. Hindi ganun yun, mga kapatid. We're not a failure. We can fail, but we're not a failure. Amen? Amen. Praise the Lord. Yung katakot, pwede rin dumapo sa atin yan. Kasi iniisip ko, matapos kaya namin ito? Mabili kaya namin ang lupa? Itong December kaya? Meron kaya kaming pambayad talaga? Pagdating ng December, mabuo kaya namin 600,000? Oh, di ba? Kakatakyut. Tapos, next year, makapagtayo kaya kayo ng church building? Yung ganun Amen. Yung pananakot ba ng kaaway, mga kapatid? Yung negative thoughts. Yung negatibong pag-iisip. Yan ang inilalagay sa atin. So itong apat na ito, mga kapatid, yung fatigue, frustration, failure, and fear. Yan. Pag nawawala na tayo ng lakas, when we lost our vision, when we lost our confidence, our security, but let us not forget this. Our strength comes from the Lord. Amen. And this vision is a vision from God. That's why the Word of God says, let us put our confidence in the Lord. And our security is in the Lord. Do not fear. You may fail, but always put your confidence in the Lord. You may be frustrated, but don't lose your vision. Pwedeng mapagod ka, but the Word of God says, we can do all things through Christ who strengthens us. If you are discouraged right now, I encourage you, don't stay discouraged. Amen? Amen. Let us have this kind of spirit. Tuloy lang natin to, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Amen. Sige po, tayo ay magpanalanginan. Let us strengthen one another. The Lord is with us. We have this Holy Spirit. Let us just continue praying. Even in prayer, don't be discouraged. Just keep on praying. Be consistent. Let us not stop, sabi ni Lord. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Just keep on praying. God is with us. So panalangin niyo ako, mga kapatid. Let us rebuke the spirit of discouragement.
Patuloy niyong ipanalangin yung kalakasan and ipagpipray natin strength, vision, confidence, and let us rebuke the spirit of fear. Okay? Patuloy tayong palakasin, huwag tayong mawala sa vision, at lagi tayong maging confident. Okay? So, praise the Lord for that. Patuloy tayong manalangin. Pag-pray niyo ako, pag-pray natin ang mga primary leaders, all the cell leaders, our family, of course. Now, begin to pray in the name of Jesus. Amen.